balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dalis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Bagyong Aghon, apat na beses nang nag-landfall. Signal number 1 nakataas sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Biyahe ng aeroplano at ilang sasakyang pandagat, sinuspindi dahil sa Bagyong Aghon. Ilang pasahero, stranded. Search and retrieval operation sa 13-anyos na estudyante na hinihinalang nalunod sa Bontoc Mountain Province kahapon, nagpapatuloy. At Toll Regulatory Board, hinikayat ang mga operator ng agri-trucks na magpa-credit sa Department of Agriculture para sa rebate sa expressways. Una sa ating mga balita, napanatili ng Bagyong Aghon ang taglay nitong lakas at bilis habang binabagtas ang Northern Samar. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Para sa ibang detalye, narito ang update mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Magandang umaga, ako po si Benison Estareja at meron pa rin tayong update regarding po sa ating minomonitor na si Tropical Depression with local name na Aghon as of 11 a.m. Ito po yung ating latest satellite animation and as of 10 in the morning ay namataan yung sentro nitong si Bagyong Aghon sa coastal waters po ng bayan ng San Vicente sa may Northern Samar. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit dun sa sentro at may gustiness hanggang 85 kilometers per hour. At may kabilisan po pagkilos ito pa northwestward or pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito pong si Bagyong Aghon ay technically maliit na bagyo. Nasa around 200 to 300 kilometers po yung kanyang kabuang lawak. Subalit yung mga outer cloud bands na tinatawag, yung mga nasa palibot nito ng mga makakapal na ulap, ay siya nagpapaulan din po sa bahagi pa ng Visayas, dito rin sa malaking bahagi ng Mimaropa including Northern Palawan, at hanggang dito sa may areas po ng Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, at mga nearby areas pa po dito sa may Northern Luzon. Ito po yung ating naitalang mga landfall sa nakalipas po na 24 oras. Meron tayong unang landfall kahapon po 11:20 p.m. sa isla ng Homonhon sa Giwan Eastern Samar. Sinundan po yan ng pangalawa at pangatlong landfall hanggang pang-apat na landfall po dito sa Samar, Giporlos Eastern Samar as of 12:40 a.m. kanina. Sa bayan at sa probinsya ng Samar sa Cadbalogan, Basyao Island, 4 a.m. at Kagduyong Island sa Cadbalogan, Samar pa rin po kaninang alas 5 ng madaling araw. So maaaring magkaroon pa tayo ng mga panibagong mga landfalls po. Inaasahan natin kasi na nandito siya ng alas 10 ng umaga, so maaring tumama yung gitna mismo nitong si Bagyong Aghon dito po sa may Masbate, maaring sa mainland Masbate, sa may eastern side, o dito sa may Tikaw Island. And then afterwards, maaring bagtasin din po yung paligid ng mga tubig dito sa may Burias Island, patungo dito sa may Ragay Gulf, hanggang sa makatawid po dito sa may southern portion of Quezon, panibagong landfall po ulit yet. Ito naman po yung latest track ng PAGASA regarding dito kay Tropical Depression Aghon. Sa ngayon ay Tropical Depression pa rin po ito dahil nagkaroon na ito ng interaksyon sa ating kalupaan, lalo na dito sa may Samar provinces as well as paligid na bahagi po ng Bicol region. Posible pa rin siya na maging isang tropical storm habang binabagtas po itong Southern Luzon. Pagsapit dito sa may Quezon, southern portion of Quezon, maaaring maging tropical storm ito. Maring umangat na or mag-northward at dun yung time kung saan medyo magiging mabagal ito hanggang sa makarating ng Polillo Islands, then babagtasin ang silangang baybayin po ng Aurora, pagsapit po ng Linggo, and then pagsapit ng Lunes, nasa may parte na itong Cagayan Valley, then pagsapit ng Lunes hanggang Martes, unti-unti na itong lalayo at magre-recurve papuntang pahilagang silangan hanggang sa makalabas po ng Philippine Area of Responsibility. But before that, posible pa siyang lumakas bilang isang typhoon habang patungo na po dito sa may southern portion of Japan. Estimated natin by tomorrow morning, nasa vicinity na po ito ng Polillo Island sa may Bordeos, Quezon. Pagsapit naman ng Lunes ng umaga, nasa coastal waters po ito ng Divilacan, Isabela,
at pagsapit ng Tuesday morning ay nasa 315 kilometers east of Basco, Batanes. So kapansin-pansin po, kumpara kahapon, mas lumapit sa kalupaan, lalo na dito sa Luzon, itong track nung sentro mismo nitong si Tropical Depression Agho, no? Dahil yung trend talaga ng ating mga forecast ay pakaliwa. So hindi rin natin inaalis yung possibility na mas kumaliwa pa, ibig sabihin, mas marami pang lugar ang daanan dito sa may Quezon, maring dumikit din po sa may probinsya ng Aurora, Isabela, hanggang dito sa may Cagayan, dahil yun yung nakikita nating trend for now. Ito naman po yung ating tropical cyclone wind signal number 1. Maraming lugar po ito sa may south, sa may Luzon and Visayas. Meron tayong signal number 1 sa buong Aurora, gayon din sa eastern portion of Bulacan, particularly North Sagaray, Doña Remedios, Trinidad, and San Jose del Monte. Gayon din sa bahagi ng Nueva Ecija, kabilang ng General Tino and Gabaldon. Sa amin po sa Quezon, sa northern and southeastern portions, meron po tayong signal number 1 din, kabilang ang Kalawag, Ginyangan, Lopez, Buenavista, Catanawan, Bulanay, San Narciso, San Francisco, San Andres, Tagkawayan, Gumaca, Quezon, Alabat, Perez, Plaridel, Pitogo, Makalelon, General Luna, Atimonan, Unisan, Mauban, Rial, Infanta, General Lacar, Padre Burgos, Agnangan, Sampaloc, Lucban, Tayabas, Pagbilao, and Lucena. Kabilang na rin po ang buong Pulilio Islands, meron tayong signal number 1 dyan. So except na lamang dito sa may western side. Signal number 1 din po sa eastern portion of Laguna, kabilang ng Mayhay, Magdalena, Pagsanghan, Santa Cruz, Louisiana, Cavinti, Lumban, Kalayaan, Paite, Pangil, Siniloan, Mabitak, Santa Maria, Fami, and Pakil. Pati po ang Rizal, ang eastern portion, meron na rin signal number 1, kabilang Antipolo, Rodriguez, Tanay, Baras, Halahala, Pililla, Morong, Teresa, and San Mateo. Sa eastern portion of Romblon, meron din po tayong signal number 1, Kahidjokan, Magdiwang, San Fernando, Romblon, Corcuera, and Banton. Gayun din sa buong Marinduque, buong Sorsogon, buong Albay, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, at buong Masbate, kabilang Antikaw and Burias Islands, meron tayong signal number 1. At pagdating sa Visayas, mostly yung mga nasa eastern side, meron tayong signal number 1. Northern Samar, buong Samar, bahagi ng eastern Samar, kabilang Canavid, Maslog, Borongan, San Policarpo, Taft, Llorente, Maydolong, Dolores, Hipapad, Arteche, Oras, Balangkayan, Sulat, San Julian, Lawaan, Balangiga, General MacArthur, Giporlos, Kinapondan, and Hernani, buong Biliran, signal number 1, at hilagang bahagi po ng Leyte dito sa Tunga, Pastrana, San Miguel, Matag-ob, Tolosa, Palo, Kalubian, Leyte, Carigara, Dagami, Babatngon, Haro, San Isidro, Santa Fe, Bilyaba, Palumpon, Tabon-tabon, Tanawan, Merida, Ormoc, Isabel, Kapuokan, Barugo, Alangalang, Tabango, Tacloban, at Kananga. At hanggang sa northern portion of Cebu, meron tayong signal number 1 sa San Remigio, Tabogon, Daan Bantayan, Bogo, Medellin, Borbon, kabilang ang Bantayan Islands. Yung general impact po nitong bagyo natin na si Aghon ay minimal to minor threat to life and property, dahil pag signal number 1, meron tayong mga strong winds for mga pabugso-bugsong hangin. So inaasahan natin, meron nga tayong malalakas na hangin, lalo na doon sa may coastal areas, yung mga malapit po sa ating mga katubigan, at sa mga upland or mountainous areas, yung mga matataas po na lugar, medyo may kataasan at kalakasan dito. At yan muna po ang update ng PAGASA kaugnay sa Bagyong Aghon. Manatili po kayo nakamonitor sa mga social media accounts ng UNTV News and Rescue para sa karagdagang detalye ukol sa bagyo. Punso naman ang masamang lagay ng panahon na dulot ng Bagyong Aghon. Kanselado ngayong araw ang biyahe ng ilang sasakyang pandagat sa Cebu. Base sa advisory na inilabas ng OceanJet, kanselado ngayong araw ang balikang biyahe ng Cebu Ormoc, gayon din ang Cebu Palompon. Ang mga apektadong pasahero ay pinapayuhan na i-refund o iparibook ang kanilang mga tickets sa ticketing office ng OceanJet o sa kanilang website. Bukod sa Cebu, suspendido pa rin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa probinsya ng Albay dahil pa rin sa bagyo. Samantala, binawi na ng Philippine Coast Guard ang ipinatupad na temporary suspension sa biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Surigao del Sur.
Ang lifting ng suspensyon sa paglalayag ay kalinsabay na rin ng bumubuting lagay ng panahon doon. Gayunman, patuloy pa rin ang paalala ng PCG na gawin ang iba yung pag-iingat ng mga maglalayag. Patuloy na pinaghahanap ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang isang batang babae sa Bontoc Mountain Province na pinaniniwala ang nalunod sa ilog. Base sa impormasyong ibinahagi ng Munisipalidad ng Bontoc, muling ipinagpatuloy ngayong umaga ng mga otoridad ang paghahanap sa 13 anyos na si Benezia Atiwag o mas kilala sa tawag na si Kulasa. Ayon sa ilang mga saksi, sinasabing muling o huling nakita ang bata sa ilog malapit sa kanilang paaralan. Nagkayayaan umano sila, Kulasa, ng kanyang kaibigan na lumangoy sa ilog bandang alas 10 ng umaga kahapon. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang search and rescue operations para mahanap ang nawawalang bata. Daang-daang pasahero na ang stranded sa mga pantalan sa Bicol Region dahil sa epekto ng bagyong Aghon. Naputol na rin ang supply ng kuryente sa isla ng Masbate. Ito ang balita ni Jerry Galicia, live! Jerry, malakas na ba ang ulan at pagbugso ng hangin dyan sa Masbate? Yes, Bernard, kaninang alas 7 ng umaga nga ay nakaranas kami dito ng malakas na bugso ng hangin. Gayun din ang buhos ng ulan. Pero sa ngayon ay tumila na ito dito particular sa siyudad ng Masbate. Batay sa monitoring office of the Civil Defense, umabot na nga sa 825 pasahero ang stranded sa 14 na pantalan. Simula pa yung kahapon bago pa manalasa ang bagyong Aghon dito sa 6 na lalawigan ng Bicol Region. Nasa 178 rolling cargos naman ang stranded din. 44 naman ang sasakyang pandagat ang pansamantalang inilagay sa ligtas na lugar upang huwag masira sa lakas ng hampas ng alon. Dulot ng epekto ng bagyong Aghon, sa ngayon nga ay nakataas pa rin ang signal number 1 sa 6 na probinsya ng Kabikulan. Ang 290 na pasahero sa Pio Duran Port nagtiyaga na lamang sa higaan na katos sa labas ng pantalan. Pinakamarami ang stranded na individual sa Matlog Port na umabot na sa 350. Kapon, isang motorized bangka ang lumubog sa bahagi ng karagatang sakop ng bayan ng Aroroy. Nasa 42 pasahero kasama ang mga crew ng Oceanus na mula sa bayan ng OMB Oceanus na mula sa bayan ng Claveria sa isla ng Burias patungo sana ng siyudad ng Masbate. Ayon kay Provincial Disaster Reduction Management Council Officer Dr. Adonis Dilaw, alas 7 ng umaga umalis ang naturang sasakang pandagat sa pantalan ng Claveria. Alas 12 naman ng tanghali, naglabas ng advisory ng no sailing ang Philippine Coast Guard. Malapit na sila sa Aroroy nung hampasin din sila nung alon. Kaya ang nangyari, tumaob yung kanilang bangka. So medyo malapit-lapit na rin at nakita na rin ng taga Aroroy. Kaya immediately nagpadala ng rescue boat ang MDR Remo ng municipality ng Aroroy. So wala namang casualty. So siguro dapat anticipate. Dapat instead of yesterday, dapat nung isang araw pa. Para at least na inform, no, Coast Guard and other maritime, no, and other agencies na papasok talaga yung ano. At hindi naman natin alam kung magiging tropical storm siya. No? Bernard, halos 2 oras na nagpalutang-lutang sa karagatan ang mga pasahero bago tuloy ang masagip ng rescue boat ng Aroroy MDRRMO. 2 naman ang naiulat na nagkaroon ng minor injury dahil sa tinamong sugat sa pagkakahampas ng malakas na alon. Sa ngayon ay nakauwi na sa kanilang lugar ang mga naturang pasahero. Bernard, sa ngayon nga ay wala pa rin supply ng kuryente ang buong lalawigan ng Masbate dahil nga sa pananalasa ng bagyong Aghon. E na balita, balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Jerry Galicia, live mula sa Masbate. Bahagyang naibalik na ang supply ng kuryente sa Northern Samar, isang probinsya sa mga lugar na apektado ng bagyong Aghon. Base sa advisory ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, as of 8:40 a.m. ay naibalik na kanina ang partial power supply sa mga lugar na sinusuplayan ng North Samelco.
Patuloy naman ang pagsasaayos na ginagawa ng mga otoridad para sa full restoration ng supply ng kuryente sa Northern Samar. Nag-landfall na kaninang umaga sa Eastern Samar ang bagyong Aghon. Naka-red alert status pa rin ang buong Eastern Visayas region dahil sa bagyo. Patuloy naman ang close monitoring ng mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa epekto ng bagyo. Ito ang balita ni Cyrix Rimanes live. Cyrix, kumusta na ang sitwasyon ngayon sa inyong lugar? Yes, Bernard, kasalukuyang maaraw dito, particular sa Tacloban City, ano, at ilang mga pakalat-kalat o light to heavy rains sa ibang probinsya dito sa Eastern Visayas. At kanina nga isinailalim na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang Eastern Visayas sa red alert status ngayong araw bilang paghahanda sa posibleng maging epekto ng pananalasa ng Tropical Depression Aghon sa rehiyon. Ito ay batay sa isinagawang pre-disaster risk assessment ng ahensya kahapon. Kasunod nito, Bernard, patuloy na nakasubaybay ang mga lokal na pamahalaan sa bawat area of responsibility nito sa mga posibleng pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan dulot ng bagyo. Nitong umaga lang na italang nag-landfall ang bagyong Aghon sa Eastern Samar, particular na sa bayan ng Homonhon at Giporlos, at patuloy na bumabaybay papuntang Vico region. Patuloy namang nasa ilalim sa signal number 1 ang buong Region 8, particular na sa mga probinsya ng Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar at Biliran. Kansilado naman ang mga biyahe sa mga seaport sa mga probinsyang nakailalim sa signal number 1 kung saan stranded ang nasa 1,820 na mga pasahero at nasa 396 na mga sasakyan. Kansilado rin ang mga flights mula Tacloban papuntang Cebu at Manila. Samantala, inihanda na rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga food pack na ipamimigay sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Patuloy namang pinaalalahanan ng RDRMC ang mga lokal na pamahalaan at ang local DRM sa close monitoring sa bawat areas of responsibility ito sa posibleng epekto ng pananalasa ng bagyong Aghon. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Cyrix Rimanes live mula sa Tacloban City. Kansilado ngayon ang ilang domestic flights sa Ninoy Aquino International Airport bunsod ng masamang lagay ng panahon dahil sa bagyong Aghon. Base sa announcement ng Manila International Airport Authority o MIAA, as of 9:25 a.m. kanina, kansilado ang balikang flights ng Cebu sa Naga, Siargao, Surigao at Masbate. Gayun din ang ilang flights ng PAL Express na Manila to Tacloban at Tacloban to Manila. Pati na ang Manila to Calbayog at Calbayog to Manila. Kasama rin sa kanselado ang Manila to Virac at Virac to Manila flight ng Cebu Pacific. Maging ang AirSWIFT flight na Manila to Romblon at Romblon to Manila. Ang mga apektadong pasahero ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa mga airline company o travel agencies para sa rebooking o refund ng kanilang mga tiket. Itinaas na ng PAGASA sa signal number 1 ang probinsya ng Romblon dahil sa bagyong Aghon. Hindi na rin pinayagan ang mga biyahe ng ilang mga sasakyang pandagat sa lugar. Samantala, mainit naman ang panahon sa Palawan ngayong araw. Pero tumibimyo na ang ilang mga sasakyan na pandagat dahil sa epekto ng bagyo. Ito ang balita ni Andy Pagayona live. Andy, ramdam na ba ang epekto ng bagyong Aghon dyan sa Palawan? Bernard, kahapon ramdam yung malakas na pag-ulan dito. Pero ngayon, yung init naman ng panahon ang nararamdaman dito sa Puerto Princesa. Bagamat hindi kasama ang Palawan sa mayroong storm signal na ibinaba ng PAGASA ay pansamantalang nasa baybayin muna ang ilang mga bangka. Ito yung ilan sa kanila ay pumapalaot sa malalayo at ayon sa ilang mangingisda ay masama ang panahon kaya nagpatabi muna sila. Samantala, dinala na sa mga tent ang mga pasaherong stranded dahil sa bagyong Aghon ngayong araw dahil sa pagkansela ng biyahe ng pampasaherong barko sa lugar. Ang mga pampasaherong barko mula Romblon patungong Lucena ay kansilado ayon sa MDRRMO San Agustin. Kanina kasing alas 8 na umaga ay itinaas ng PAGASA
ang tropical cyclone wind sa mga baybayin ng Romblonde, Magdiwang, Cagigiocan at San Fernando. Dahil dito ay hindi na pinapayagan ng bumiyahe at pumalaot ang mga sasakyang pandagat sa lugar. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Andy Pagayona, live mula sa Palawan. Balik sa modular classes sa mga mag-aaral tuwing may bagyo o sama ng panahon at kailangan suspendihin ang face-to-face classes. Ayon sa Department of Education, layo nitong magtuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nagpaalala ang Department of Education na otomatikong kansilado ang mga klase mula kindergarten hanggang grade 12 at trabaho sa mga pampublikong paaralan sa mga lugar kung saan nakataas ang tropical cyclone wind signals 1, 2, 3, 4, o 5 bilang paghahanda sa nalalapit na La Niña phenomenon at inaasahang mga bagyo. Sinabi ni Education Undersecretary Michael Poa na magpapatuloy ang DepEd sa pagpapatupad ng alternative delivery modes sakaling kailangang magsuspinde ng face-to-face classes. Ito ay upang mabawasan ang learning disruption sa mga mag-aaral. Aniya, kadalasan ito ay modular lang dahil hindi naman lahat aniya ay may access online. Yung online classes, hindi naman po natin pinapatupad yan dahil number one, hindi naman po lahat ay may access to the internet. Pangalawa, kadalasan naman pag binabagyo tayo, nawawalan din talaga ng kuryente or internet yung mga lugar. So, as much as possible, kung magkakaroon man ng ATM, which we do to avoid learning disruption, usually modular lang po tayo sa ngayon. Ngunit nilinaw ni Yusek Poa na hindi ito minamandato ng ahensya para sa mga mag-aaral lalo sa lugar na lubhang apektado ng bagyo. Mayroon pa rin aniyang konsiderasyong ibinibigay sa mga mag-aaral lalo kung hindi talaga kayang makapag-aral dala ng sitwasyon. In fact, under yung DO 37 naman natin, it already instructs our field personnel, our teachers to always give due consideration to our learners depending on their situation. Ipinapatupad ang alternative delivery modes para masigurong tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga bata kahit suspendido ang pisikal na pasok sa mga paaralan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bad news para sa mga motorista. Panibagong oil price hike ang inasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maring tumaas ng nasa 20 hanggang 40 centimos ang presyo ng kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo ng langis sa world market dahil sa sari-saring factors na naka-apekto dito. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa May 28. Hinihikayat ngayon ng Toll Regulatory Board na magpa-accredit sa Department of Agriculture o DA ang mga operator ng agricultural trucks upang makakuha ng ipatutupad na rebate para sa nasabing sektor sa mga expressway. Layon ang naturang programa na matulungan ng agri-trucks at makabawas sa kanilang logistical expenses sa paghahatid ng pagkain. Ito ang balita ni JP Nunez. Simula sa June 1 ngayong taon, magpapatupad ang mga expressway ng rebate sa mga agricultural truck. Bahagi ito ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mabawasan ang epekto ng inflation sa mga mamamayan. Para makasama sa mga benepisyo ng rebate program, kailangang magpa-accredit ng agri-truck operators sa Department of Agriculture o DA. Kabilang sa mga sakop ng nasabing programa, ang Manila-Cavite Expressway, North Luzon Expressway, Subic-Clark-Tarlac Expressway, Muntinlupa-Cavite Expressway at ang South Luzon Expressway. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, qualified dito ang mga truck na pasok sa Food Lane Project kagaya ng mga nag-aatid ng gulay, isda, bigas, poultry supply at iba pang basic food necessity. Hinihikayat po natin ang mga truckers, mga sasakyan, nagdadala ng agricultural product, magpalista na po kayo, magpa-accredit na po kayo sa Department of Agriculture ng
sa gano'n, makasama po kayo dito sa programong ito. Kapag nabawasan ang gastos sa bayad ng tol, maaari rin itong makabawas sa presyo ng mga produkto pagdating sa consumer. Paliwanag ng TRB, ibabalik ng mga expressway ang naging increase na ipinatupad noong June 2023. Kusa na itong madaragdag sa kanilang mga RFID accounts. Pagpasok naman ng June 1, kapag daraan sila sa mga expressway, kukwentahin ang kanilang naibayad na toll kada 7 araw at saka ibabawas ang rebate na ipapasok naman sa kanilang mga RFID account. Yung toll increase na naranasan natin noong nakaraang taon, most recently, ay huwag nang singilin sa mga sasakyan or trucks na nagdadala ng agricultural goods or products. Inilunsad ang nasabing rebate program ng TRB, Department of Finance, Department of Transportation at DA sa pakikipagtulungan ng mga toll expressway concessionaire at operator ng Cavitex, NLEX, SITEX, MCX at SLEX. 3 buwan lamang ang inisyal na implementasyon ng programa, pero ayon sa TRB, maaari pa itong palawigin ng pamahalaan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimula na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang panghuhuli sa mga electric bike o e-bike, electric tricycle o e-trike, pati na ang iba pang light vehicles na daraan sa mga main, national, circumferential at radial roads simula sa Lunes, May 27. Sinabi ito ng ahensya matapos nitong i-extend ng isa pang linggo ang grace period para sa mahigpit na pagpapatupad ng naturang polisiya. May impound na ang nasabing electric vehicles kung mahuhuling dumaraan ang mga driver ng walang lisensya o walang vehicle registration at pagbabayari ng multang 2,500 pesos. Nilinaw ng MMDA na papayagan naman nila makatawid ang mga light vehicle na tumitimbang ng 50 kilograms pababa kung sila ay tatawid lamang o kaya'y nasa loob ng bicycle lane. Nagbahagi ng update ang Department of Transportation kaugnay sa konstruksyon ng Metro Rail Transit o MRT Line 7. Ito ang tren na mag-uugnay sa Quezon City at Bulacan. Base sa latest report ng DOTR, nasa 70% na ang progress rate ng MRT 7 as of April 2024. Ang MRT 7 ay may habang 22 kilometers na binubuo ng 14 na istasyon. Nauna nang sinabi ng DOTR na target nilang maging operational ang unang 12 istasyon sa December 2025, habang sa 2026 naman ang ika-13 istasyon. Samantala, posible namang maantala ang completion ng istasyon sa San Jose del Monte, Bulacan, kasunod na rin ang apila ng lokal na pamahalaan doon na magkaroon ng route realignment dahil sa issue ng matinding traffic at pagkaantala ng ibang serbisyo. Lumabas sa ginawa ang pag-aaral ng UNICEF Philippines at Consortium for Improving Complementary Foods in Southeast Asia na mahigit sa one-third ng commercially produced packaged food sa Pilipinas para sa mga batang 6 na buwan hanggang 3 taon, ang gulang ay may dagdag na asukal o pampatamis. Sa gitna ito ng pagtriple ng bilang ng overweight na mga bata sa bansa simula 2003. Bukod dito, may malawakang paggamit din ng misleading o nanloloko at nandarayang labeling sa mga binebentang produkto. Napuna rin ang kakulangan sa estriktong regulasyon ng pamahalaan kaugnay nito. Batay pa sa pag-aaral, naharap sa patong-patong na suliranin ng malnutrisyon ng Pilipinas, kabilang na ang stunting o pagkabansot, kakulangan sa micronutrients at mabilis na pagtaas sa bilang ng mga batang overweight at obese. Tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan upang maging maayos ang supply chain. Tiniyak rin ni PBBM na patuloy na tutulungan ang mga magsasaka lalo na sa gitna ng pinsalang idinulot ng El Niño phenomenon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
Marami pang dapat gawin ng pamahalaan upang maging maayos ang pamumuhay ng magsasaka at mapatatag ang supply ng pagkain sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., upang mapababa ang presyo ng pagkain, kailangang ayusin ang mga farm-to-market roads at mga pantalan. Marami pang dapat ayusin. Yung supply chains kailangan ayusin, yung transport cost kailangan natin ibaba. Kasama dyan, hindi lamang yung FMR, pati na yung mga ports, agricultural ports. Kasi napakamahal. Dagdag pa nito ayon sa Pangulo, kailangan mapalakas ang ugnay ng pamahalaan at pribadong sektor. Maisulong rin ang tinatawag na contract farming. So, isa yun, parang kasama na yun sa sagot na tinanong kanina, na yung pag may kontrata siya ng contract farming, hindi talaga niya ibili yung lupa. At gagamitin talaga nila dahil may kita sila, meron silang nagabuhay. Tiniyak rin ni PBBM na patuloy na tutulungan ang mga magsasaka upang mapataas ang produksyon sa agrikultura. Kabilang sa mga tulong at suporta na ito ay ang pamamahagi ng mga makinarya, financial assistance at mga kailangang binhi. Sa mga nakalipas na araw, nag-iikot si Pangulong Marcos sa iba't ibang lugar ng Visayas at Mindanao Regions upang personal na maipamahagi ang iba't ibang tulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng El Nino phenomenon, lalo na sa mga magsasaka at mangingisda. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi pangunahin sa mga Pilipino ang pagiging makabayan at pagkakaroon ng malinis na pangalan o reputasyon ng kanilang ibobotong mga senador. Yan ang lumabas sa online survey ng Tangere app na isinagawa nito lamang May 15 hanggang 18. Sa nationwide survey kung saan tinanong ang 2,400 na respondents kung ano ang limang katangian na pinakahinahanap nila sa ibobotong senador. Lumabas sa 15% lamang ng nagsabing dapat ay patriotic o makabayan ito, habang 10% lamang ang nagsabi na dapat ay malinis ang pangalan nito o hindi nasangkot sa kontrobersiya. Panghuli rin sa mga katangiang hinahanap ang pagiging helpful o matulungin. Pangunahin naman sa hinahanap ng mga na-survey ang pagiging matalino o edukado ng isang kandidato. Pangalawa ay may malawak na kaalaman at karanasan sa politika. At pangatlo ay ang pagiging reliable o maaasahan. Sa kaparehong survey, 6 sa mga kasalukuyang senador ang pasok pa rin sa Budget 12 ng Senatorial Balls para sa susunod na taon. Naninindigan ng House of Representatives sa pagsusulong ng Economic Charter Change o Economic Chacha ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Ginawa nito ang pahayag sa sidelines ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa Tawi-Tawi Province. Sa gitna ito ng pahayag ng bagong liderato ng Senado na si Senate President Chis Escudero na dapat unahin munang ayusin ang relasyon ng Senado at Kamara bago pag-usapan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang mga kontrobersyal na panukala tulad ng Chacha. Batay naman kay Speaker Romualdez, aalamin nito ang direksyon ng Senado sa Economic Constitutional Amendments matapos ang gagawing pakikipagpulong sa bagong Senate President. Noong Marso nang aprubahan ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 o RB87 na naglalayong amyendahan ng foreign ownerships, restrictions ng saligang batas sa public utilities, higher education at advertising. Nakabinbin naman sa isang Senate Subcommittee ang kahalintulad na panukala o Resolution of Both Houses No. 6. Muling ini-appoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Hans Leo Cacdac bilang ad interim secretary ng Department of Migrant Workers. Ito ay matapos na ma-bypass ng Kongreso ang appointment ni Cacdac na inabutan ng Synergy Adjournment. Sa pahayag na inilabas ng Presidential Communications Office, sinabi nito na ni-reappoint ng Pangulo si Cacdac dahil sa patuloy na pagtitiwala sa kanyang kakayahan na pamunuan ang ahensya. Pinalaan ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco ang mga banyagang sindikato sa Pilipinas na hindi palalampasin ng kanilang mga krimen.
Inihayag din itong kailangang harapin ng arestadong puganteng si Thomas Gordon o Quim ang mga reklamong laban sa kanya bago ito maipa-deport. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Naniniwala si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco na napigilan ang koordinasyon ng law enforcement agencies ang isang malaking criminal gang na nagtatangkang magsagawa ng drug operations sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pag-aresto kay Thomas Gordon o Quim o alias James Toby Martin. Siya ang Canadian national na isa sa mga itinuturing na major player sa nasabat na 1.4 tonelada ng illegal na droga sa Alitagtag, Batangas. Ayon kay BI Chief Tansingco, malaking accomplishment ito para sa mga ahensya ng pamahalaan. Dapat ding magsilbing babala ito sa mga sindikato na nagtatangkang magsagawa ng illegal na operasyon sa bansa na hindi palalampasin ang kanilang mga krimen. Samantala, kailangang harapin ni O'Quinn ang mga kaso sa kanya dito sa Pilipinas bago siya maipa-deport. Kinukonsidera itong big-time drug lord at wanted ng Interpol kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanya sa Estados Unidos. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binuksan na ng Webres ng Philippine Coast Guard ang kanilang pinakabagong monitoring station na matatagpuan sa Barangay San Rafael, Itbayat, Batanes. Layo nito na mapaigting pa ang ginagawang pagbabantay ng PCG sa teritoryo ng Pilipinas, partikular na sa Northern Region. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, makatutulong ang bagong monitoring station ng PCG sa pagkolekta ng maritime data at intelligence para sa epektibong pagresponde sa anumang banta sa seguridad ng ating bansa. Na-turnover na sa Philippine Air Force ang panibagong C-138 Tactical Transport Aircraft na ipinagkaloob ng Estados Unidos. Dumating ang Tactical Transport Aircraft sa bansa noong February 16 ngayong taon at ito na ang ikalawang C-138 na natanggap ng Philippine Air Force mula sa US sa ilalim ng Excess Defense Article o EDA Program noong 2016. Nauna nang dumating sa bansa ang unang unit ng aeroplano noong January 2021. Ayon sa Philippine Air Force, gagamitin ang eroplano sa humanitarian, tactical at strategic mission gaya ng paghahatid ng relief goods, supplies, mga tauhan, kagamitan at suporta sa iba't ibang mga lugar sa bansa tuwing may kalamidad. Sa ngayon, mayroon ng limang C-130 ang Philippine Air Force. Naisiyasatin ng mga mambabatas ang mga ayuda na ibinibigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangisda. Sa pagdinig ng House Committee sa Masinloc, Zambales kahapon, nadismaya ang mga kongresista sa kalagayan ng mga mangisda, partikular na ang mga apektado sa issue sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Asher Cadaban Jr. Ipinaabot ng mga mangingisda ang kanilang kalagayan sa public hearing na isinagawa ng House Committee sa Masinloc, Zambales. Kabilang dito ang mga ayuda at programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga mamalakaya, partikular na mga bangka at gamit na ipinamamahagi sa kanila ng BFAR. Wala po sa tamang disenyo. Yun lamang po yung aming nakita ron. At kulang po sa sukat at laki o laki ng mga pinamigay po nila. Dismayado naman ang mga mambabatas matapos marinig ang mga sentimiento ng mga mangingisda. Hindi anila angkop ang mga solusyon na ipinatutupad ng BFAR. So tingin ko kailangan lalong-lalo na itong darating na hearing ng ating budget, ano? Yung sa BFAR, kailangan tingin ko na mas tingnan natin yung isinusupply nila ng mga bangka sa ating mga mangingisda na kailangan angkop sa kanilang mga pangangailangan. Yun ang hiling ko sa BFAR. Personal na hiling ko yun. Na sa darating na budget season, sa pagbibigay ng tulong doon sa mga fisher folks natin, gawin naman natin tama. Tinitingnan ng mga kongresista na gawing moderno ang mga sasakyang pandagat at kagamitan na ginagamit ng mga Pilipinong mangingisda kaparehas ng sa mga kalapit bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Inaasahang maghahain ng impeachment complaint si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon laban sa mga magistrado ng korte na pumirma sa pinakabagong hatol sa kanya. Ayon kay Gadon, nagkamali ang korte sa hatol nito. Ito ang balita ni Dante Amento. Sinabi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na biased o hindi patas sa kanya ang Korte Suprema. Ito ay matapos na hatulan siyang guilty sa kasong gross misconduct dahil sa umanay perjury o pagsisinungaling kaugnay sa impeachment case ni Gadon laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Serrero. Binigyang din nito pinopolitika siya ng korte. Paliwanag ng opisyal pagkatapos niyang maglabas ng pahayag na hindi mananalo sa 2028 presidential election si Vice President Sara Duterte, agad-an niyang inilabas ng korte ang desisyon. Halatang halata na ito ay nakihalo sa politika ang Supreme Court. Bakit ko sinabi na namumulitika itong Supreme Court? Aba, in less than 24 hours, when I issued that statement, eh naglabas agad sila ng desisyon. Minadali nila, kaya nagkamali-mali sila ng kanilang ruling. Kaya naman maghahain siya ng impeachment complaint laban sa mga maestrado ng Supreme Court na pumirma sa kanyang conviction. Nilabag din umano ng korte ang kanyang karapatan sa due process dahil hindi siya binigyang pagkakataon na sumagot. Hindi naman nila ako pina-explain. Hindi naman nila ako binigyan ng kahit na anumang notice. Basta nalalaman, right after na mag-issue ako ng statement na si Sara hindi mananalo sa 2020, meron na agad silang decision. Dagdag pa ni Gadon, nagkamali ang korte sa pagdesisyon sa kanyang kaso dahil wala naman daw jurisdiction dito. Unang pagkakamali, sinabi nila na ako raw ay nagsinungaling doon sa complaint ko, sa impeachment complaint, doon sa kay Attorney Lourdes Serrero, doon sa Congress. Who is the Supreme Court to rule on that matter? Eh yung complaint, naka-file sa House of Representatives. Ang tanging may jurisdiction to rule on any matter or allegations on the complaint, on the impeachment complaint against Serrero ay ang House of Representatives. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Makikipagpulong si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa kanyang counterpart na si Chinese Admiral Dong Jun. Inanunsyo ito ng Pentagon kasunod ng isinagawang war games ng China sa paligid ng Taiwan. Magkakaharap ang dalawa sa nakatakdang Shangri-La Dialogue sa Singapore mula May 31 hanggang June 2. Isang taon ng pagtitipon ng defense officials ng mga bansa ang event. Sa mga nakalipas na araw, pinalibutan ng Chinese warships at fighter jets ang Taiwan matapos ang inaugurasyon ni President Lai Ching-te. Naglabas ng ruling ang United Nations Top Court, ang International Court of Justice o ICJ, na agad ay hinto ang military offensive sa Rafah. Tugon ito sa inihaing South African application noong nakalipas na linggo kaugnay ng ilang measures laban sa Israel at inaakusahan ng pagpapaigting sa genocide. Ayon kay Presiding Judge Nawaf Salam, lumalap ang sitwasyon sa Gaza simula ng huli nitong direktiba sa Israel na gumawa ng hakbang kaugnay nito. Itinanggi naman ng Israel ang alegasyon at nagpahiwatig na hindi papansinin ang anumang order na ihinto ang operasyon nito. Immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah Governorate which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that would bring about its physical destruction in whole or in part. Pinangangabahang ilang daang tao ang nasawi sa pagguho ng lupa sa ilang kanayunan sa Papua New Guinea na nasa isang daang bahay. Sa Enga ang natabunan ng lupa araw ng Biyernes, May 24. Wala pang detalye kung ilang tao ang apektado ng sakuna. Ayon sa isang community leader, natutulog ang mga tao nang mangyari ang landslide. Batay naman kay Papua New Guinea's Prime Minister James Marape, ipinadala na ang disaster official sa lugar para sa relief work, recovery ng mga labi at reconstruction ng mga imprastruktura.
Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Senator Juan Miguel Mig Zubiri nagbitiw bilang Senate President. Senator Francis Escudero pumalit bilang bagong pinuno ng Senado. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I faced my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you. And I hope I will make you proud. Show cause order sa ilang dating miyembro ng gabinete ni former President Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y gentleman's agreement sa West Philippine Sea, inilabas na ng Kamara. Nagpalabas, nag-issue ng show cause order para po sa former secretaries ng previous administration. Member sila ng security sector. Control sa pulisya ni Bamban Mayor Alice Goo ipinatatanggal ng Department of Interior and local government. You can have the control and supervision over the police, no? So, ang gagawin namin ngayon is I have instructed the Polcom to initiate proceedings for the withdrawal of the mayor's deputization. Pilipinas, hinamon ng China na buksan ang baho di Masinloc sa isang international scrutiny o third party upang makita ang pinsala sa bahura. Cabinet members ni dating Pangulong Rodrigo Duterte personal na itinanggi ang umano'y gentleman's agreement sa West Philippine Sea. Polisiya ng Aquino administration sa BRP Sierra Madre, ipinagpatuloy lang umano nila. President Duterte, being a lawyer, knew fully well that it was foolhardy to enter into an agreement, especially a gentleman's agreement at that, with the President of the People's Republic of China on matters involving sovereign rights. Senator Francis Escudero, inaming nag-ikot sa mga kasamahan para makakuha ng boto bilang Senate President. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman ang atleta na may mga agam-agam. Aberya sa radar system ng NAIA, inaasahang hindi na mauulit oras na matapos na ang upgrading at modernisasyon sa pagtatapos ng taon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang kaapo is continuously doing yung update para at least masiguro hopefully towards the end of the year wala na tayong issue ganito at hindi na natin maranasan itong mga nangyaring inconveniences sa paglipat sa mapaliparan. Strategic position ng Pilipinas sa Indo-Pacific region, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PBBM, wala pang utos na imbestigahan ang umano'y wiretapping ng China sa isang public official ayon sa DFA. As the Philippines occupies a strategic position in the Indo-Pacific, we are leveraging our strategic geopolitical location, economic engagements, and participation in regional agreements. Ina at ama ni Bamban Tarlac Mayor Ali Goo, walang birth records. Mayor Goo, hinamon na sumailalim sa lie detector test. Doon sa incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya, nakasal siya kay Amelia. Aba, tama. Posible po. Dating Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos, inamin na nakausap sa telepono ang isang Chinese official. Opisyal, nilinaw na hindi siya pumasok sa anumang kasunduan sa China. We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding, new model. We're not part of our conversation. So I have not given my consent to record to anybody and I have not been asked for permission to do so, Mr. Chair. Pagbabalik ng dating school calendar, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagsasagawa ng Saturday classes, hindi na kailangan ayon sa Department of Education. It's basically by school year 2024-2025, mag-i-end po tayo ng April 15, 2025.
Pagkatapos naman po nun, magsa-start na tayo no, ng June 16, yung tentative date ng opening of classes for school year 2025 to 2026. At mag-end naman po yung school year 2025-2026 ng March 31. Mahigit 11 million backlog sa plaka ng mga motorsiklo, kumpiyansang matatapos ng LTO hanggang June 2025. Distribusyon ng plaka sa mga TODA, isa sa gawa sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang utos ng Presidente by June 2025, kailangan matapos na to yung backlog sa motorsiklo specifically. Philippine Navy maaring gumamit ng aircraft satellite at tracking devices sa isasagawang investigasyon sa mga umano'y ibinaon na tubo sa Baho de Masinloc, tulong ng ibang bansa, posibleng hingin. You could send out a ship, you could use aircraft, you could use satellite tracking, maraming paraan. You could leverage our partners and allies. Vice Admiral Alberto Carlos, tuluyan ang inalis bilang pinuno ng Western Command. Pagkaka-relieve sa pwesto, hindi umano parusa ayon sa Armed Forces of the Philippines. I'd like to put into perspective, no, once you get reassigned or transferred to another post, it's never a part of the form of punishment. It's part of our role. Kahit kami, umiikot talaga kami. We have to play different roles, be in different capacities, no. It doesn't necessarily mean that meron kang offense or it's a punishment on your end. That's not the case. Dalawang Chinese national na dumukot sa kapwa Chinese sa Pasay City, arestado. Ang nakautang siya ng 180,000 and then nung sumingil-singil na siya, nagdidiman na siya ng 1.8 million. Senate President Francis Escudero makikipagpulong kay House Speaker Martin Romualdez. Relasyon ng Senado at Kamara kasama na ang usapin sa Chacha, tatalakayin. Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan ng maanghang na salita. Pambansang investigasyon sa human rights abuses isinusulong ni Davao City Representative Paulo Duterte. Makabayan Block, duda. Tropical cyclone signal itinaas na sa ilang lugar sa bansa bunsod ng bagyong Aghon. Gutter deep na baha naranasan sa ilang kalsada sa Quezon City kasunod ng malakas na ulan. Dating PDEA agent Jonathan Morales at Picoy Santiago pinalaya na mula sa pagkakaditine sa Senado. Banta ng China na pag-aresto sa mga umano'y trespasser sa West Philippine Sea, tinawag na provocation ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. I believe what a provocation is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine Seas by a country. Odd. Issues of West Philippine Sea, kabilang sa inaasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Kasunduan ukol sa agriculture, maritime cooperation, turismo, inaasahang lalagdaan naman pagbisita ni PBBM sa Brunei. At sa salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Mateo Kapitulo 11, versikulo 27, na nagsasabi, "Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dallas. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.